boss ko siya sa company kung saan ako nagtatrabaho. Sabi ko kasi dati ayoko mag-boyfriend hanggang di ko nakikita sa isang tao yung future ko. Pihigal ako pagdating sa lalaki. Pag walang pangarap, ligwak. Because a man is nothing without dreams. Paano niya ako bubuhayin kung yung sarili niya hindi niya magbigay ng magandang buhay, di ba? Kaya my principle was, the only guy that I will say yes to is the only man that I will answer I do. But unfortunately, minsan lang hindi natupad yun. Because the man I chose to love is already married. Okay, nagsimula yun nung lagi niyang ina-acknowledge yung mga achievement ko sa work, and it was the very first time that I felt like important. Appreciated. Basta yung pangramdam na pag wala ka, hahanapin ka niya kasi ikaw lang yung makakagawa ng bagay na gusto niya. And I was right. Time goes by na lagi niya akong hinahanap, not because he needed me to work for something, but because he is the one who's working on something for me. And that is to make me fall in love with him. Kasi nung mga oras na yung gusto niya na ako eh. He told me so, and he was very transparent na may asawa siya, nagkakamalubuan na raw sila. And honestly, I got scared. I tried to distance myself from him, ginawa ko yun. Pero wala eh, boss ko siya eh. Sekretary niya ako, ano magagawa ko? Umalis sa trabaho, eh, paano future ko? Ang ganda na ng sahod ko doon. So, I decided to stay. I had to be strong. But as time passes by, lalo akong nagiging marupok eh. At mas lalong siyang tumitibay sa panunuyo. Tapos hindi ko na namamalaya na bumibigay na rin pala ako. Parang nasa trabaho pa rin pala ako.
we can love.